mga tao sa Nayon ay nagbebenta ng mga bato upang kumita ng pera. Lahat ay may mga galo sa kanila bilang tanda ng katapangan. Kumuha ng pera hindi para bumili ng iPhone. Hindi mo na kailangang bumili ng mga mamahaling bagay. Pero dahil lang gusto kong kumain ng masarap, ang isang bato ay maaaring magbenta ng humigit kumulang 30,000 United States dollars. Ngunit maaari lamang itong mapanatili sa loob ng isang taon. Kapag naubusan ka ng pera para sa pagkain, sa bahay, pumili ng taong magbebenta ng bato. Ito ay nagpapatuloy ng ganito taon-taon. Dahil nililinis nila ang tagapamagitan. Kaya ang presyo ay napakababa. Mga batang lalaki 16 na taong gulang pataas. Halos lahat ay may isang kidney na lang ang natitira. Kahit na pagkatapos ng 34 na sekwele ay nagdudulot sa kanila ng sakit. Pero wala rin silang pakialam. Kaya ang kanilang pag-asa sa buhay ay karaniwang mga 45 taon lamang. Dahil ito ang kanilang pinakamabilis na paraan upang kumita ng pera. Ang pagtatrabaho sa isang araw ay kumikita lamang ng ilang dolyar. Ngunit ang pagbebenta ng bato ay kumikita ng maraming pera. Hilahin sila. Kung walang lalaki sa bahay, pagkatapos ay maaari ka lamang mamatay sa gutom. Mga bato ay ibinebenta nila. Ihahatid sa buong mundo. Nabenta sa napakataas na presyo para sa mga nangangailangan. Ang tatlong lalaking ito ay malapit nang ibenta ang kanilang mga bato. Nagsasagawa sila ng mga cheque. Pagkatapos nito, magkakaroon ka ng operasyon. Ang mga kondisyon ng ospital dito ay simple at hindi paganap. Kahit na ang anesthetics ay hindi general anesthesia. Pagkatapos gawin, maraming tao ang hindi makaalis sa operating bed. Delikado ito para sa kanila. Hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Dahil sanay na sila, kahit alam nilang hindi ito maganda para sa kanila. Ngunit para sa buhay pamilya, wala silang ibang pagpipilian. Kung ang iyong kalusugan ay hindi maganda, o isang bahay na walang lalaki, pagkatapos ay magtutuon sila ng pansin. Labas sa gabi upang maghanap ng mga layunin. Pagkatapos ay putulin ito at ibenta. Taon-taon sa Nayon, may nahuhuli sa bitag. Ang maagang ito ay walang bago. Maraming tao ang nag-iingat sa pagnanakaw. Sabay silang pupunta. Saan ka man magpunta, pumunta kasama ang isang grupo para hindi mabaril ng magnanakaw. Ito ay tinatawag na pera, na isang bagay sa labas ng katawan. Sino ang nanonood ng video na ito? Ganap na huwag ibenta ang iyong kalusugan. Dapat malaman ang halaga ng buhay. Ang mga tao ay talagang hindi unang nahuli.